Mas dumami naman ang mga pasaherong dumarating sa lungsod ng Baguio ngayong Miyerkules Santo. Ang detalye ng balitang yan iahatid sa atin ni John Consoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Live, John! Sara, 24 oras na nga operasyon ng mga bus terminal dito sa Baguio City. Simula pa kasi kagabi, nagsisidatingan na ang mga bakasyonista mula pa sa Karatig Probinsya at maging sa Maynila. Mula kagabi hanggang tanghali, ang inaasahan daw talaga ng mga pasahero sa mga bus terminal ay mga biyahero na magbabakasyon dito sa lungsod ng Pino. Pero pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, aasahan naman daw na marami ng mga pasahero na babiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Wala naman daw problema pagdating sa bilang ng mga bus dahil talagang may inila ang karagdagang bus unit na inaplayan ng special permit dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Kumpara naman kahapon, ramdam na rin ang dagsa ng mga bakasyonista sa Baguio City. Kita ito sa mga parke sa lungsod. Unti-unti na rin nararamdaman ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod. May nakadeploy naman ng mga police assistance center sa mga kakalsadahan papasok sa lungsod. Ayon na rin sa Baguio City Police, inaasahan daw ang higit sa 100,000 mga turista dito sa Baguio City ngayong Holy Week. Naka-full deployment na ang PNP. Bukod nga sa pagbabantay sa trapiko dito sa lungsod, kabilang din sa kanilang tututukan itong mga posibleng modus operandi ng mga masasamang individual na makikihalubilo sa mga bakasyonista at turista. Sara? Okay, maraming salamat. Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon.